Hello everyone, good afternoon. It's around 3:24 p.m. here in Halifax at kailangan ko nang tumayo para mag-prepare for work. But before that, kukunin ko muna ang mga na-laundry ko. We don't really do laundry every day, weekends lang kasi para makatipid ng kuryente. And looking around, ang ganda-ganda ng panahon. I really liked it. Hindi na siya maginaw kahit lumabas ka na walang jacket. Bearable na siya. Today is my last shift before mag-day off and I'm preparing now my coffee na dadalhin ko sa work kasi I am 7 p.m. to 7 a.m. shift, so 12 hours ang duty namin. Hindi ko muna lalagyan ng ininit, baka matapon siya sa bag ko. May trust issues ako, kahit mahigpit pa yan hindi ko yan lalagyan ng tubig. Usually, hindi ako naglalagay ng sugar, but this time I put sugar. Konting-konting na naman para may lasa. And hindi talaga ako sanay mag-night shift kasi maaga akong natutulog sa gabi. I'm not an evening person. Last night nga pala, hindi ko nakain yung baon ko kasi wala akong ganang kumain. Kaya binalik ko na lang, yun na lang babaunin ko tonight. Tinola pala ito na salmon niya. Salmon. Ganun daw dapat. Salmon. Oh, flex ko muna yung mga bulaklak namin na hindi nadidiligan. Char. So yan, magkakape muna ako. Ayoko talagang magkape ng lasaw, guys. Kaya gusto ko yung napaka-creamy and pait. And bumalik na ako sa room. Wala pa kasi akong curtain blinds lang. At hindi kaya ng blinds yung sinag ng araw. Kaya nilagyan ko ng blanket. Miss na miss ko na talaga yung kamikin, kaya ginagawa ko na lang, tumitingin ako ng mga vlog kahit ang papangit ng quality, basta all about kamikin, tinitignan ko yan. Ingit na ingit nga ako sa mga pinsan ko nung umuwi ng Holy Week. Ay, talagang kaganda ng mga pictures nila na nandun sa beach. But I have to make sacrifices kasi hindi naman tayo anak mayaman. Ganun, kailangan natin makipag-supplement sa ibang bansa. Ayan, prepare ko na yung uniform ko. Oh, figs yan ha, mahal yan. Pero isa lang kasi hindi natin afford. Ayan guys, pagkatapos ay naligo na ako. And then ito na, pagkatapos mag-blower, naglalagay ako ng pangloob kasi medyo maluwang yung damit sa akin. Nakikita yung cleavage ko. Of course, may cleavage ako. Hindi katulad sa inyo na flat. Cherries lang. Tapos niyan guys, maglagay na tayo ng mga BB cream, lipstick, yun lang, pulpo, okay na sa akin yun. Hindi ako marunong mag-makeup din. Ito na, ilalagay ko na yung baon ko. May tins ako na muffin na sobra kahapon binigay nila sa akin. Hindi ko din nakain. And of course, my water. Dadala talaga ako ng water from the house kasi may filter yung kitchen namin doon sa work. Parang wala na yung filter, hindi na gumagana yung filter na expire na. Better safe than sorry, you know. Pero sabi naman nila malinis ang tubig dito sa Canada. Pero again, may trust issues ako. Yun yung akong pinagluloko. I'm heading downstairs para magsuot na ng jacket. Kasi kahit hindi na malamig sa labas, guys, I need to wear jacket kasi maaga akong uuwi bukas. Baka maginaw sa morning, you know what I mean, what I'm saying, right? Minsan ko lang sinusuot tong jacket na to kasi ang haba niya, char. Calvin Klein to ha, huwag kayong ganyan. O, oh, diba? Naka-sale to nung Black Friday last year. In fairness, effective siya, guys. Hindi ako tinatabla ng ginawa kahit malakas yung snow. So, bago ako umalis ng bahay, check ko kung may susi ba akong dala, yung ticket ko para sa bus. Ganun, pagkumpleto na lahat, let's go! So, mga nagtatanong pala, hindi pa ako nurse dito ha. Kailangan ko pang mag-exam para maging ganap na nurse. Papunta na ako ngayon sa bus terminal. Ito pala yung bus ticket. $2.50 each or $2.75. Compared kung mag-Uber ka is from my location, it's 11 something to 12. At minsan, pag, lalo na pag early in the morning, nag-i-increase yung demand. It's around 16. Kaya malaki talaga yung diferensya. So, pag maganda yung panahon, dapat talagang mag-bus ako para hindi ako magastos at makatipid ako. Anyways, meron parang app dito sa Canada. Ewan ko sa ibang bansa. Basta ito, titignan mo lang.
i-type ko kung saan ka. Yan, bus number 3 yung sasakyan ko. Dito yung mga oras na dadaan siya sa terminal. Tapos dyan ako sa Lacewood, Cedarbrook. Bababa. Malapit lang kami sa terminal. Pero pag malayo kayo sa terminal, doon kayo sa bus stop, maghihintay. Sobrang aga ko pa pala guys nung tinignan ko yung oras. It's around 6. And I can still make it to work even if I took the bus around 6:35. Pero ayun guys, nakita yun yung bus number 3. Sabi ko, pag nakatawid ako at nandun pa din siya, sasakay na ako. Kasi guys, usually kahit nandito ako sa tawid, hindi na yan nag-aali. Ano may nag-aali? Nag-aantay. Diretso na yan. Like ilang 1 minute lang, aalis na yung bus. Pero it's a sign talaga na kailangan ko nang sumakay. And then, nung pagpasok ko, akala ko, sino ba itong kumakaway-kaway sa akin? Ay, nakasabay ko pala yung nurse namin na night, sa night shift. Anyways, alam nyo ba na kailangan yung mag-thank you pag nagbaba na kayo ng bus? Ganyan sila ka-grateful dito, guys. Dapat gayahin din yan ng mga Pilipino. Char! Kailangan pala mo naming maglakad mga 900 meters away galing sa bus stop to work. Dito kami dumadaan sa shortcut malapit sa simbahan. At hindi naman siya boring kasi ang ganda ng view guys, lalo siguro pag nag-spring na to, yung may mga dahon na talaga yung mga puno. Bawal palang mag-video-video doon sa work, kaya pagdating ko doon sa building, hindi niyo na makikita na nag-video ako. Pagdating natin doon sa unahan guys, maraming uwak makikita nyo. So for now, I'll just stop talking and enjoy the view. So malapit na kaming dumating guys and I cannot show you what's inside but I can show you the sunrise from our break room. Enjoy! And finally, day off ko na guys. And here are my workmates. Mostly po sa rotation namin ay mga Filipino nurses. So mga nurses po sila, patulad ko sa Pinas. Daan naman kami ulit doon sa shortcut kasi mas malapit dito compared doon sa main highway, yung kabila. Si Arlene pala yung nurse na nakasabay ko kahapon. Same din kami ng bus. Si Teresa, sa kabila siya. Pero dumating naman yung bus niya immediately after sa amin. Sasabihin ko sanang at the end of the day. Wag na lang kasi morning ngayon, Charis. Yun nga guys, ang gusto kong sabihin is I am very much grateful for the opportunity I have here in Canada. Sa mga nagtatanong, hindi lang po nurses ang pwedeng pumunta dito. I came here as a student, international student. Kahit ano yung kurso mo, pwede kang pumunta dito. Mas madali yung pathway as a student compared sa ibang pathway. Pero mas mahal siya. I just finished my studies. Now, naka-work permit na ako and I have to work
for a certain amount of time para maging eligible ako mag-apply as PR. And I hope and pray na sana ma-achieve ko yun. Help nyo naman akong i-pray, guys, para more vlogs. Charots! Anyways, day off ko na. Thank you, Lord. Ay, my God, makakatulog na talaga ako. Wala akong tulog for 3 days kasi pag galing ako sa night, pag hindi ako nakatulog ng gabi, hindi din ako makakatulog on the next day. Kaya ang haggard-haggard na ng auntie nyo, guys. Tignan nyo. Pagsasakay pala kayo ng bus, tapos ticket nyo yung gagamitin, bibigyan kayo ng transfer ticket na pwede nyo gamitin pag connecting yung bus ride nyo. I am finally home and thank you sa pagsama nyo sa akin, and I will see you soon sa next video ko. Guys, nauubusan din ako ng idea ko anong i-vlog ko next. Kaya kung may gusto kayong i-vlog or i-topic, i-comment nyo lang. Thank you! Bye!